Eh, nerve shock sa'yo. Masaya pala to. Finish the sentence. Ano finish yan? The sentence. What the sentence? Never have I ever. I'm sorry. I'm sorry. Hindi mo lang kita yung reaction eh. Ay, suklay. Suklay. Wow, usok pa palang suklay. Oo, oh, diba? If ang buhay mo, Kuya Ipe, ay isang pelikula, anong magiging title nito? Sinong naiisip mo? I have so much respect kay John Lloyd Cruz. Kung may limang tao na gusto mong makasalo sa lunch, buhay man o sumakabilang buhay na, sino-sino sila? Hey teammates, mula sa channel ni Papu na Julius Babo Unplugged, maraming salamat sa paglipat dito sa aking channel para naman mapakinggan nyo kung paano sumagot si Ipe sa ating mga questions sa ating bunot tanong. Enjoy the vlog guys and don't forget to subscribe! Ano ba ito? Sige nga, nire-nervous ako sa'yo. Okay, hi teammates! Hi, vegetarians! At eto na nga, mula sa channel ni Julius, Julius Babo Unplugged. Welcome naman to my channel, Christine Babo's channel. Alam mo na, mga mag-asawa, conjugal, sharing is caring, di ba? Oo naman, at saka, diba? Natutuwa ako sa love story niyong dalawa. Salamat! Natutuwa ako, I've seen it eh. Nakita ko, nasundan ko yung ano niyo rin. Salamat. Love story niyo. Si Babe. Si Babe. Yeah. Si Babe. And, grabe ang sharp, napipick up niya yung little details mo na Babe ang tawagan namin ni Julius dito sa shoot. Diba? Siyempre, Marites ang... Marites? Tolits yung tawag. Ah, Tolits ba? Pag lalaki, Tolits. Kasi tol, anong latest? Tolits. Ah, okay. Tolits pala. Ngayon, meron ako natutunan. Tolits siya. Ako yung Marites. Itong mamang babaw na to, hindi ako tinutunuan eh. Ayan. So ito na nga, katuwaan portion. Akin okay. Lagi naka-assign yung mga like na games na natetend si Kuya Ipe kung anong laman ng mga to. So meron tayo Kuya Ipe na easy round, difficult round, at saka dito yung masasagot mo ng mga questions. Mga? Oo, mabilis lang yan. Okay. Shoutout muna sa mga waiters sila, Kuya Ron. Kuya, ano pangalan mo? June, dito sa Florabel. Jim pala, Jim. At saka siyempre si Chef Florabel. Kasi maraming salamat, Kuya Pe. At dito mo kami tinreat for lunch. Ang sarap ng food. Kasi, alam mo, itong favorite place ko talaga. Tambayan. Favorite restaurant ko, Florabel. So, at saka, lahat ang meetings ko dito. Dito. Talaga. Kaya maraming salamat. It's an honor that you spent time. Oh my God, I'm so honored. Nakita ko kayo uli. Thank you. Masaya thank ako. You, Kuya. Thank you ulit. Panorin niyo po. Nasa starstruck po ako. Pasensya na po. Oo, gusto ko lang aminin na sa starstruck ako kasi napapanood lang kita. And then, ang buhay nga naman, no, ngayon, yan, no, di ba? Tapos, naka-i-interview pa namin. God is good. All the time. All the time. Yes. Kaya, ready na ba, Kuya? Ready na, ready okay, na. Eto na. Easy round. Go and pick one. Pick one question. Games with Kuya Ipe. Yes. Yan na. Tapos, buksan. Goran! Okay! Ako na ba? Ako na. Oh, maganda to. Bago kay tanong to, syempre sa showbiz, Kuya Ipe, talaga given na, na you gotta have the looks, di ba? Handsome looks, hindi lang talents. You gotta have the looks para mag-survive at tumagal sa business. So you've got the looks, you've got the talent. Pero, okay naman sabihin ko age mo, Kuya Ipe. Okay naman, no? Hindi naman secret, no? Secret ba? I'm 70. Almost. Guys, 70, hindi ko akalain. Honestly, Kuya Pe, sabi ko sa'yo kanina, kala ko 60 plus lang, di ba? Yeah, oo. 70. So, ito ngayon ang tanong ko, kasi hindi mukhang 70, lalo na guys up close, hindi po mukhang 70 si Kuya Pe. What is, o ikaw na Kuya Pe, what is... My what? Handsome regimen. Or daily pogi ritual. Oh my God. Ayan, what is my handsome regimen or daily pogi ritual ng isang Kuya Ipe? Oh. Kinikilabutan ako pero after my shower, of course, I use bio oil. Ano 'yun, bio oil? It's oil. Just plain oil. It's called bio oil. Yano mo sa buong katawan mo. Uh-huh. So endorsement ba ito? And the face. Endorsement. Sa akin, ha? I mean, did you get you to endorse it or hindi? No. Okay. No. Kaya pala, ano, ang skin ay makinis. Diba? Oh. Hindi naman kulubot, ano? Hindi kulubot eh. Oh. Parang kailangan bigay mo kay Julius yan.
Uy, St. Anthony! Yung bracelet, di ba? Sorry, napansin ko lang kasi. Tsaka St. Benedict, ang bracelet ni Kuya Epe. So, bio oil. Bio oil. Oh, yan ang secret ni Kuya Epe. Yeah, that's it. That's it. Tsaka, oh, that's it. Wala akong for the face and the body. Wala. Wala akong ginagamit. Anything you think like wala. Supplements? Wala. I have cellar gel. Immune Pro, that's it. Oh, that's it? That's wow. It. O, Papu, ha? Tandaan mo, ha? Yung mga pampapogi, busy na. Pampapogi ni Kuya Epe. Oo, workaholic nga ko yun. Meron pa isa pa ulit? Of course, madali lang yan, yung mga questions ko. Okay. Hindi ka matatakot. Ayan. If ang buhay mo, Kuya Epe, ay isang pelikula, anong magiging title nito? The Philip Salvador Story. Kailan? Oh my God! Kailan? At sino gaganap? Ikaw mismo? Ay, de, siyempre, kailangan niya. Mas bata, oo. Hanggang sa umabot sa age ko. Yes. Ako na yun. Wow, sinong naiisip mo para magganap dun sa batang Epe? I have so much respect kay John Lloyd Cruz. One of the... Brilliant actor. Of his generation. Yes, wow. Yes, of his generation. I'm looking forward to that movie. Yeah. Someday. Kailangan na. Well, if God permits. Bucket list. Oh, kaya bucket yan. List. Pwede yan. Pwede yan. Another one? Yes, another one. Sabi ko siya, mabilis lang ako. Another one. Para lahat masagot. Ayan na. Okay. Kung may limang tao na gusto mong makasalo sa lunch, tulad ng tayong tatlo ngayon, nagkasalo tayo sa Florabel, o di kaya hapunan, buhay man o sumakabilang buhay na, sino-sino sila at bakit? Ako, siyempre, kayong tatlo na kasama ko ngayon. si Bong at si Robin. Bong, Robin? Kasama ko si Jingoy, si Bong Revilla. Bong Revilla? Oo. Isa na lang. At, isang sumakabilang buhay na, para maiba naman. Sumakabilang? Bawa, oo, na hindi mo masyado naging close, tapos FPJ, ito rin siya. Hindi. FPJ. Close ako talaga. Oh, sa FPJ. Sana, no? Ano siya sabihin mo sa kanya kung nagkaroon ng chance? Na hindi mo nasabi nung buhay pa siya. Na mahal ko siya at maganda ang buhay ko nung magkasama kami. Na gumanda ang buhay ko rin. You know, because ang ganda magbigay ng advice yan. Maganda siya magbigay ng wisdom. Wisdom talaga. Mabait na tao talaga. At saka yung pagtulong-tulong ko sa mga tao, actually, sa kanya ko rin nakuha yun. You know? Nung kami magkasama, sa kanya ko nakikita yun. Pumupunta nga kami sa isang lugar, kami dalawa lang. I think 10 years old ako. Pinagpapaalam ako sa mami ko. Sasama ko po si Epe, ha? Pag-ano kami. Alam mo kung saan kami makakarating? Pangasinan. Doon pinanganak si Julius. Oo, pagdating namin ng Pangasinan, okay, hindi ko alam, basta kwentuhan kami, Cadillac na yung dala-dala namin. Pagdating namin doon, lalaklang namin yung pintuan. Maglalakad kami. Kakato kami sa bahay. Hindi namin kilala. Kakato kami. Magandang araw po. Pwede, meron ba kayong kape dyan? Magsasalita si FPJ na gano'n. Sa Fernando po, John Corwell. Barangay to, ha? Barangay to, ha? O tapos, doon na kami pupuntahan ng mga tao doon. Ayan, kakape. Tapos, doon na, pwede ba magpaluto ng magsinangag, ganyan-ganyan. Tapos, papaluto, papabili siya ng pagkain. Tapos, may darating ng dalawang truck. Na? Puro bigas. Binibigay niya doon sa mga barangay. Hindi lang sa isang barangay. Kinakalat doon sa mga barangay. This was never told. Because hindi mo dapat sabihin yung ginagawa mo dito. It's, alam mo. Let other people talk about it. Salamat sa pag-share. Yeah, totoo yan. Pero na naman, kakatok randomly sa mga bahay. Ang daming ginawa niyan. You know, no, kaya mo na, sabihin ko na. Ang daming ginawa niya. Nagpagawa ng mga church, nagpagawa ng mga chapels, nagpagawa ng eskwelahan, ganyan-ganyan. Pero never niya pinalagay sa pangalan niya.
Never niya pinalagay sa pangalan. Totoo yan. Kasi totoo minsan din namin nakadaupang palad si FPJ. Oh. Di ba pa po, inabot kami ng madaling araw, nakikipagkwentuhan po sa amin. Tapos the next day, may isang banggera, tandoon yung styro, pero oh, isda ang laman. Oh, yeah. Nagpadala ng isda. Ganun we're so blessed, no? Ganun siya talaga. Thank you. Coffee cheers for for FPJ. Kasi di ba, humingi siya ng kape nung kayo tumutok sa bahay nila. FPJ. Ayan. Thank you. Next question, Pepe. Sabi ko, katuwaan eh. Pinahit mo naman ako, Pepe. Hindi, totoo. Masaya pala to. Finish the sentence. Ano finish yan? The sentence. What the sentence? Never have I ever dot, dot, dot. Inalito sa Gen Z. In. Never have I ever dot, dot, dot. Halimbawa ko, example. Never have I ever jumped off the plane doon sa sky diving. Never have I ever, insulted anyone. Maski na iniinsulto na ako. Secret. Secret namin. Secret. I don't take to my grave. Okay. Kuya Ipe, what for you is the meaning of youth and the meaning of old age? I'm sorry? Youth muna. Youth muna, youth. Hindi mo nakita yung reaction eh. Ulitin natin. Okay. Basahin mo ulit. Kuya Ipe, take two. Action. What is the meaning of youth and old age for you? I'm sorry. Kuya Ipe. Alam mo, lahat tayo, young youth, pinagdadaanan natin. Yeah. Yes. You know? At napakasarap, di ba? Totoo. Lalo na nung high school ka. Kilig-kilig. Wala pa si Julius. Wala pa. Kaya wala pa. Puro kilig-kilig. Ay, crush ko yun. Maganda. Crush ko yun. Gwapo. Di ba? Lahat siya pinagdadaanan natin. Pinagdaanan natin ang youth natin. You are... Ang memories ko sa nung youth, nasa nang bata pa ako, yung hirap ako, pero nandun ako sa kanya parate. So, nakakaraos ako. Lalo na nung at a young age, nung teenager ako, masamang pinagdaanan ko drugs. Pinagdaanan ko yan. Pinagdaanan ko yan. Have you told this in the past interviews? No. Now lang? No. Now lang. Kaya pinagdaanan ko yan. Age 13 hanggang 17, 18. Ganyan. Then, nasa hininto ko na lang. Hininto ko na lang. I used to smoke 3 packs of Winston a day. Tinigil ko kasi hindi tama, nakikita ko ng mga pinsan ko, mga kapatid ko. Tapos, tigilan mo na yan, walang mangyayari sa'yo. So, ayoko yung youth ko masyado. Gumanda lang ang ano ko nung 20s na ako. Okay, tapos, yung career ko, pinagdaanan ko. Hanggang sa ngayon, masaya ang buhay ko. Kasi tama na yung pinaroon ko. Dati kasi punta ko dito. Yeah. Hinatak ako dito. Dumiretso ako dito, dire-diretso sa kanan. Okay. Ito ngayon, nasa kanan, katabi kita. So, maganda ang buhay ko. So, gusto ko rin po, ganun ang mangyari sa inyo. Yeah. Gumanda ang buhay niyo. Yun hong droga, tanggalin niyo sa buhay niyo. Lumayo kayo dyan, walang mangyayari sa inyo. Amen. So kahit dumadal tayo lahat sa reckless part ng youth natin, may pagkakataong mabago. Oo naman. Magbago tayo habang tayo tumatanda. Oo naman. Amen. Oo na. Ako na lang kumuha. Oo, ikaw na. Anong limang bagay na laging daladala mo araw-araw, hindi mo makakalimutan kahit ano mangyari pag lumabas ka ng bahay? Oh my God. Yan. Hindi mo iiwan talaga. Ito.
Ayan, yung tatlong bracelet. Lagi. Hindi mo na tinatanggal doon kahit maliligo. Hindi, siyempre matutulog ako, maliligo. Lala, may tatanong lang. Ito, tapos yung... tatlong bracelet, St. Benedict at iba-ibang santo. Yes. Ito daw, sabi sa akin para di daw ako tumaba. Ewan ko, tingin ko mataba ako. Hey, crazy. Di nga, fit na fit ka nga, kuya. Fit na fit ko yun. Tapos yung dalawa pa, yung cellphone. Cellphone at saka syempre. Ito, hindi ko nakakalimutan. Ay, suklay! Suklay. Wow, usok pa pala ang suklay? Oo naman. Hindi kasi nagsusuklay si Julius. Oh, eh, brush yan eh. Tingnan mo, naka-wax pa yan, no? Oh, eh ako... Suklay, ang cute. Oo, oh, ako suklay. Ako suklay. Wow. Oh, kasi hindi bali ng pangit, hindi bali ng wala kang pera. Basta may suklay. Oh, maganda yun ha. Hindi bali ng wala kang pera, basta pogi ka. Basta guwapo ka, suklay lang, ayos na. Palapakan, ang ganda nun. Pwede bang si Julius na ako? Ikaw daw, Papo. Ikaw daw bumunot sa difficult round natin. Ikaw bumunot dito. Difficult round. Bago natin palayain at panguin. May tiwala ako sa'yo. Oo, ako bahala sa'yo, Kuya Ipe. Difficult. Ano ang type 5? Top 5. Type 5, pinakarating. Ulit. Ano ba yung magkakasulat? Type 5 daw. Okay, top 5 money and ipon principles ng isang Ipe. Ano? Paano? Top 5 prinsipyo sa pera at pag-iipon na pwede mong i-advise sa ating mga viewers na lalo na yung arawan ng sweldo, na kahit anong mangyari, lubog pa rin sa utang, hindi makaahon sa buhay. Kasi minsan din, naikwento mo kay Julius, di ba? Dumaan ka rin dyan na medyo naghirap ka rin sa, di ba? Sa kabuhayan. Hindi, ano lang dyan talaga, una, may pamilya ka. Tapos ang kinikita mo, 5,000? Oh. Isang buwan? Yeah. Tapos may dalawa kang anak? Yung 5,000 yun, paano mo pagkakasahin? Siyempre, meron kang nirerentahan. Kasi yung mga ganyan lang kinikita, may renta lang ng ano yan. Meron kang nirerentahan. Meron kang babayaran tubig. Meron kang babayaran kuryente. Correct. Pagkain nyo pa. Correct. Okay? So, ang pinaka-importante niyan, karamihan kasi sa atin, sa mga Pilipino, dito sa atin nangyayari, parami ng parami ang mga anak natin. Pero hindi nila na-realize ang kinabukasan ng mga batang yun, nakasalalay sa atin. So, kung meron ka ng dalawang anak, tama na yan. I-focus mo yan dahil sa kinikita mo 5,000 isang buwan. Makakapag-ipon ka pa niyan kung marunong kang mag-budget. Yung tamang gagawin mo. I-budget mo yan na mababayaran mo renta. Pwede naman, kasi meron naman narerentahan mga, let's say, sa mahihirap lalo na. Okay. Parang kwarto lang yung kanila. So, nandun na yung lutuan nila, nandun na lahat. So, pwede pa sila makaipon ng ano, na at least 500, 300 pesos. Hanggang sa lumaki yun, mapalaki nila, basta yung ipon na yun, huwag nilang gagalawin, ibangko nila. Para sa susunod, pagka halimbawa naka-open sila, 5,000 pesos, nabuo nila yon. Awas na dun sa ano, ha? Awas na dun sa gastusin nila lahat, ha? I'm talking about maliliit pa yung mga bata, hindi pa nag-aaral, ha? Kasi mga Pilipino, sunod-sunod ang mga anak, eh. Sunod-sunod ang mga anak, eh. So, makakaipon pa sila, pag nakahusto sila ng 5,000, maka-open sila ng account, think sa sweldo siya at least 200 pesos. 200 pesos pa ilalagay niya. Makakaipon siya. Pagdating ng December, kung gusto niya ang galawin yun, may pera sila. May pera sila. Tapos, ipon pa rin para sa pang-eskwela ng mga bata. Pag lumaki na. So, at Kuya Ipe, yan din ang tinuturo namin ni Chinky Tan. Hi, Chinky. Kuya Ipe. Hi, brother.
Diba? Ikaw ah, di mo sinabi sa akin, meron kayong ano ni... Mag-budget tayo. Oo, budget ha. Sa, ikaw lang ha. Ganyan na kasi ano yan eh. Minsan eh, ano, senior moment si Chinky. Yan ang lagi namin diba, sinasabi sa mga... Mahal ko yan. Oo, it's super. Magaling, magaling. Chinky ta. Yan ang sinasabi namin sa inyo lagi budgetarian. Basta may pumasok na pera, magtabi na agad ng savings ninyo, tsaka kayo mag-adjust dun sa matitira para sa expenses ninyo. Tama. Kung hindi, never kayo makakaipon. Tama. At tandaan nyo, isipin nyo kinabukasan ng mga batang nagawa nyo. Yan. Na ibinigay sa inyo ng Panginoon Diyos para arugain nyo at palakihin nyo ng tama. Amen. Bilang devotee ni St. Anthony and Santo Niño, through their intercession, ano ang prayer ng isang Kuya Epe sa kanila? I always request St. Anthony and Santo Niño to talk to God for guidance din sa akin. Kasi humihingi ako sa kanila, but humihingi ako ng tulong din sa Diyos. You know, through them. Through them. Nung maging devotee ako nila San Antonio, talagang ganun ko pinadadaan yung mga decision making sa everything in life. Amen. Thank you, Kuya Pe. Last. Enjoy ka ba? Marami ba revelations through the questions? Ayan. Sana tama yung pagkakasulat ko. Ayan. Kuya Ipe. Ay, ang ganda na huli yung gusto ano ang mga pinag-uusapan nyo ni Julius? Pwede bang sabihin mo sa akin? Ano ito? Ba't ka natin? Lalaki sa lalaki. Ano ba? Anong usapan nyo? Ano ba? Ito. Joke lang po, joke lang. Ang ganda nito, gusto mo itong mahuli na nakuha. Ito talaga yung nahuli. Anong legacy ang gusto mong maiwan at maalaala ng mga Pilipino tungkol sa isang Philip Salvador? Simple lang, na si Philip Salvador, totoong tao, totoong magmahal sa kapwa, hindi namimilin. Pinangangatawanan kung ano yung sinabi niya, hindi niya binabagay niya. Tsaka yung walang inapakan tao kahit kailan. Sana matandaan niyo ako na gano'n. Mahal ko po kayo lahat. Mahal ko ang kapwa ko, lalo na mga Pilipino. Thank you, Kuya Ipe. Thank you so much. Salamat for this interview. Thank you, teammates. And Papu, halika dito. Gusto ko dito sa ending ng aking interview at moments with Kuya Ipe. Dito ka. Kuya Ipe, just like you, 20 years na kami married sa December 8, 2020. Oh my God. Yes. Talaga? 2003 ka. Oh. Kami 2003, December 8, Feast of the Immaculate Conception. Oh my God. Hello, Emma. Sorry. Anong payo mo sa amin sa aming 20th wedding anniversary? Sa 20th wedding anniversary nyo, sana imbitahin nyo ako. Wala pang budget. At iimbitahin ko rin kayo sa November 15. Ah, birthday. This is birthday and anniversary. Wedding. Anniversary. Sa Vegas ulit. Sarap. So, sa Vegas tayo. Wow. May budget ako. Kami rin. May budget din kami. Antipolo lang kami. Okay. Nagbababay lang ako. Nagbababay lang ako. Kami. Okay. Love you. Love you. Bye. Huwag mawawala sa inyo yung ano. Kasi ang mag-isawa, merong argument yan. Walang perfect sa argument. Never kayo matutulog na meron kayo samaan. Ano? Paano yan? Natutulog kami nang may samaan. Pero that's not right. Siya nakakatulog kami. Remember, you're not such a bully. You na mismo. Nasabi mo lang. Wow. Ako, hindi ako perfect. Nagkakaroon kami ng argument. Pero pag na-realize kung mali ako, I apologize. Kasi ayaw ko matutulog ng magkagaling ka. Dala-dala mo yun. Gusto mo bang gumising ka na meron kang gagawin ng mga trabaho tapos mabigat ang loob mo? Kuma-absent ako. Sa work. Sulit. Tinitiis. Maski na sa inyo lahat. Yan. Makatandaan niyo po.
Huwag na huwag kayong matutulog na nang meron kayong samaan ng loob ng inyong mahal sa buhay. Kasi po, hindi magiging maganda ang paggising nyo kinabukasan. Mabigat ang mga loob nito. Kaya, don't ever go to sleep na masama ang loob nyo sa isa't isa. Ayusin nyo yan bago kayo matulog. Hindi ko alam kung ano yung gusto nyong gawin bago kayo matulog. Pero, magkasundo kayo. Okay? Amen. Ba't ka natawa? Amen. Kasi ako, kuya. Ano ang iniisip mo? Hindi na lang ako natutulog. Joke lang, joke lang. Devi, love each other. I love Julius so much. I know. And I know. Diyos ko, tatagal pa kayo na nag 27 years na actually. 7 years together, 20 years married. 27. See? Hindi naman ako itisin nito. Thank you so much for your time and for your treat and for your thank time. You so we are truly blessed. No, no, no. Truly I'm truly blessed, truly happy na nakita ko kayo. Basta, seek first the kingdom of God. Siya una palagi. Yung best friends natin, si Anthony at saka si Nins, parati natin kinakausap. Yes. Amen. Yun lang yan. Ayan, magka-holding hands kami pero, rin eh. Pero, thank you, teammates, for watching. Memba, pakikiusap ako sa subscribe. Please lang. Okay, subscribe kayo. Kay Tin, of course, at kay Julius. Kailangan, alam niyo kung bakit? Puro totoo ang mga pinag-uusapan dito. Yeah. Wala pong tinatago. So, saan pa kayo magsasubscribe? Dito! Yay! At abangan ang pelikula ni Kuya Epe at ni Superstar at the Guy. Oh, matagal pa yun. Kaya na, at least, diba? Abangan, yun lang. Okay. Pwede sabihin, Bona, part 2. Okay. What? Bye, guys! Bye! Julius and Tin, love each other, respect each other, support each other. Salamat sa buhay niyo. Thank you. Thank you also, Kuya Epe. Thank you so much. We love you.